pangarap ko po kay Ira sana pagdating ng araw makatapos po siya ng pag-aaral. Si Ira po pag pasukan, pag sinabi ko pong gabi na maaga siyang magigising, pag ginising ko na po yan, itong nagigising na po siya, maliligo na po siya tapos kakain habang pinapatuyo po niya ang buhok niya dahil makuwampong buhok niya. Kailangan nasa eskwelahan po siya ng 7:30. Silid pangarap, kapag sinabi mong silid pangarap, napakalawak. Pwede mo siyang sabihin na nasa loob ka lang ng apat na dingding, na sa apat na sulok ng classroom mo. Pero yung apat na sulok na yon, yung apat na corner na yon, napakarami niyang pwedeng i-offer sa'yo. So si Ira, bilang nag-aral sa silid pangarap, doon din siya nagsimula. Doon niya sinimulang buuin yung mga mumunting pangarap niya na ngayon ay alam po naman na unti-unti na niyang nabubuo. At sa relasyon nilang dalawa po ni Denisha, talagang napaka-importante kasi makikita mo sila na akay-akay niya si Denisha, napapasok sa school kasi may mga pagkakataon po talaga na si Denisha nahihiya. So kailangan talaga may kasama muna siya, minsan hinahatid din siya ng nanay. Itong silid pangarap na ito yung nagbibigay ng pag-asa sa mga bata na matuto, nagbibigay sa kanila ng motivation para laging pumasok sa eskwela. Kasi pagpasok nila, napaka-importante kasi nung isang classroom na conducive sa learning. Yung sa mga bata, lalo na sa kanila, ang dali-dali para sa kanilang ma-attract sa mga colorful na bagay, sa mga laruan, sa mga storybooks. Kaya yung silid pangarap na yon, hindi lang siya napakasimpleng bagay para sa kanila, kung hindi ito yung nagiging tuntungan nila para sa pagtahak ng kanilang mga mas matataas pang pangarap. Importante po yung eskwelahan kasi kung hindi po sa eskwelahan, hindi po matututo yung mga bata dahil po bilang isang magulang, hindi naman po lahat na naituturo namin sa mga anak namin. Dahil yung eskwelahan po, yun ang pangalawang parents ng mga bata. Ako po, si Ira G. Tarosa, walang taon na gulang po, ay nag-aaral sa Kalangitan Elementary School. Ang pangarap ko po maging teacher para makatulong po sa kapwa.